At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Oposisyon sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Kailangan mabigyan ko ulit ng award cup. Dahil ang dami mo nang natapos na proyekto. Ay, hindi ko na inaangadyang mabigyan ako ng award. Ang mahalaga sa akin ay mapasaya ko ang mga kabarangay ko. Sa bagay, talagang believe din ako sa'yo, Kap. Kahit binabatikos ka nila sa social media, ikalmado ka pa rin. Napakatahimik mong tao. Hindi ka mayaman, ay, kaya... Ay, ito, Karen. Sir Ted, ito ang bagong proyekto ko. Ako ang nagpapagawa ng lahat siya. Oh, tingnan niya. Pinay. Parang tinig ni Asyong yun, ha? Siya nga, Kap. Oh. At may kasamang media. At sinabi niyang siya raw ang nagpapagawa ng ipinapatayong butika sa barangay. Ano? Pinay. Batawarin na lang ako ng Diyos. Ha? Bakit? Anong gagawin mo, Kap? Ano pa? Di papatayin ko ng asyong na yan. Ha? Naku, Kap. Maghunos dili ka. May kasama siyang media. Kung gagawin mo siya ng masama, lalong magkakaproblema ka. Tatawanan ka lang ni Kagawad Asyong. Kalma ka lang muna, Kap. Huwag mo siyang sugurin ngayon. Dahil may kasama siyang media. Kasama nila si Karen Crisulugo. Ay, hindi na ako makapagtitipi pa, Pinay. Talagang mapapatay ko na siya. Dahil inaangkin niya ang proyekto ka. Kaya patawarin na lang ako ng Diyos. Papatayin ko na siya. Papatayin! Aray ka, Pinay. Ang dibdib ka. Nakukarap. Hindi ako makahiya. Ina-atake ka na naman. Sabi ko na sa iyo. Nahiyaan mo lang ang Kagawad Asyong na yan. Relax ka lang, Kap. Sandali. At kukunin ko yung gamot mo sa drawer ng misa mo. Oo, Pinay. Bilisan mo. Baka mamatay na ako. Galing-galing mo pala, Kagawad Asyong. Ano ang galing? Ikaw pala ang dapat gayahin ang mga barangay official. Tunay na maaasahan. Oo naman, sir. Ma'am, tanging ang pagsilbihan ng mga kabarangay ko. Mahal na mahal ko mga yan. Kaya ipaglalaban ko ang kanilang karapatan. Oh, tulad nito, masyadong mahal na ang mga gamot. Kaya naisipan kong magtrabaho rito o magpatayo. Ah, dito sa barangay ko ng butika. Sa barangay. Oh, mura lang yan. At kung talagang walang pambili, ibibigay na lang sa kanya ng libre ang gamot. Eh, naku. Ang ganda talaga ng proyekto mo, Kagawad. Magaling. Ay, salamat. Salamat sa papuri ninyo sa akin. At sasamantalahin ko na ang pagkakataon na ito. Na sabihin sa mga kabarangay ko na huwag nila akong kakalimutan sa barangay election 2025. Ay, nako. Anastasio Asyong, full barangay captain. ma'am, sir. Oh, naka-live na ba tayo? Ah, oh, kwan. Live. Sige lang, Kagawad, ha? Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin sa mga constituent mo, nakikinig sila. Live na talaga. Oo. Live na talaga ito, ha? mga kabarangay ko dito sa barangay ng Hingaluan, sa darating na barangay election 2025, huwag ninyong kakalimutan Anastasio Asyong para kapitan. Wakasan na natin ang pangungurakot ni Karyo. Tama na! Palitan na! Salamat! Salamat din sa iyo, Kagawad. Talaga napakausay mo. Ipagpatuloy mo ang napakakandang servisyo mo. Oh.
mga kapatid, kilala niyo ba si Aling Rosa? Yung dating nagtitinda ng gulay, nako! Naging kabit pala siya ni Isong na Panday. Natatatat niyo ba si Isong? Yung dating may sakit na tulo. Tagalin ba yan? Ay nako! Iba na naman ang topic ng mga malitis na ito. Darina, pabili nga ng mantika. Ay nako, ikaw pala Pining. Ano bang ipiprito mo? Siguro masarap ang iluluto ng ulam mo, ano? Magpiprito lang ako ng itlog. Dahil wala akong kasama sa bahay. Nag-iisa lang ako eh. Ay, bakit? Wala na bang hipag mo roon na si Tintin? Oo, Darwina. Nagpunta na siya sa lungsod. Kaya wala akong kasama sa bahay. Nako, Pining ha. Mag-iingat ka. Baka biglang pasukin ka ni Kapitan at gahasain ka. Darwina. Nako, hindi naman manyak si Kapitan. Mabait naman siya eh. Ay, nako! Huwag ka na magtiwala sa pinapakita ang kabaitan niya. Baka mamaya, gahasain ka. At siya pa ang makabuntis sa iyo. Darwina! Oo! Ay, huwag ka namang magsalita ng ganyan. May tiwala ako kay Kapitan. Hindi niya magagawa yan sa akin. At saka, wala pa naman siyang binabastos. Marespeto siya, lalo na sa mga babae. Sa bakla na katulad mo siguro, ang pwedeng bastusin ni Kapitan. Pining! Bakit mo ginawa yun, Punyang, ha? Nagkakahiya ka. Ayan, oh, binabatikos na naman ako sa social media. Sabi nila, hindi raw kita kayang kontrolin. Eh, bakit kasi nagwala ka, ha? Hindi mo na iniisip na opisyal ako. Kinahihiya kita, Punyang. Ay, hindi ko matangkap. Nabay, iba na namang babae si Karyong, Kuya. Napakasakit ng damdamin ko, Kuya. Sana, maintindihan mo naman ako sa pagkakataong ito, Kuya. Oo, oh, alam ko na nasasaktan ka. Eh, pero kasalanan mo rin eh. Dahil hindi mo na inaalagaan ang sarili mo. Napakapangit mo. Kaya hindi mo rin masisisi si Bayaw na mambabae o maghanap ng iba. Kinakampihan mo pa ang Karyong Dayaw? Ay, hindi ko siya kinakampihan, Punyang. Sinasabi ko lang ang totoo. Tignan mo nga yung itsura mo. Ang pangit-pangit mo talaga, Punyang. Lalo na kapag umiiyak ka. Ay, naku. Kung ganyan lagi ang itsura mo, nahihiya akong ipakilala ka sa mga kaibigan ko na kapatid kita. Eh, sobra talaga ang kapangitan mo. Kuya! Eh, alam mo, Punyang, may isang doktor na nagkapagsabi sa akin na ang sobrang pagsiselos daw ay isang sakit sa pag-iisip. Kaya sa susunod na araw, ipapacheck up kita sa mental hospital. Mental hospital? Ay, Kuya! Talagang wala kang malasakit sa akin. Pinaghinalaan pa akong baliw. Hindi ako baliw, Kuya! Matindo ang pag-iisip ka. Ay, yan ang akala mo. Pero talagang baliw ka na, Punyang. Baliw ka na! Ano? Ay, ang puso ko ay nagdurugo at parang sumisikip ang dibdib ko sa tuwing nakikita ko. Lumaalala na nasira ng isipan ng kapatid ko. Kailangan madala ko siya sa mental hospital sa lalong madaling panahon. Kabilin-bilin na ng lola. Ay, tama na, Punyang! Tama na! Harang-awa mo na! Tumigil ka na! Daming inumin ah. Ay, daming inumin talaga. Pulutan. Ayos ito. Ayos ito. Ayos. Ayos. Mabuhay tayo. Dala. Sige. Uminom lang kayo mga kasama. Magbunyi tayo.
dahil matagumpay ang naisipan naming paraan para masira ang pangalan ng kalyong na yon, ha? Oo, mga kasama. Kaya magsama-sama tayo sa tagumpay na ito. Huwag ninyong pabayaan ang aming team. Oh, daan-daan. Dahil kami ang tunay na may malasakit sa barangay at hindi tulad ni Karyo na mangungurako at ang pangungurako lang ang ginagawa niya kaya hindi na umaasis ang ating barangay. Napakakulilat natin, hindi ba? Magsama-sama tayo, magkaisa tayo na isulong ang tagumpay. Mabuhay ang Team Anastasio 8! Sige, inom lang kayo nang gusto ninyo. Sky's the limit, ha? Okay! Pare, nagtagumpay tayo. Wala nang maniniwala pa kay Karyo. Napaniwala na natin ang media na ako ang nag-isip ng lahat ng proyekto. Sige. Kaya bilib na bilib ako sa iyo, pare. Paano mo nagawa yun? Ang galing-galing mo. Sana magaya kita, pare. Pare. bobo talaga ang karyong na yun, eh. Hindi niya kaya ang utak ko. Wala siya sa kalingkingan ko, pare. Narinig ko nga yung HB na media, eh. Tanong sa'yo, pinupuri ka nila, pare. Ang sabi nila, ikaw ang dapat gayahin ng mga opisyal ng barangay. Pero ikaw, huwag ka ng mga bisyon, ha? Na magagaya mo ako, pare. Dahil bobo ka rin, tulad ni Karyo. Pare Asyong, ha? Kuya, bakit mo ko dinala dito sa mental hospital? Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Baka wala yung yoko! Tumahibig ka po dyan, para magamot ka. Hindi ako baliw, kuya. Matino ang aking pag-iisip. Binito, hawakan mo siyang leg para masaksakan ni doktor ng pampakalma. Mas mayor. Dok, sige na, saksakan niyo na siya ng pampakalma. Saksakan mo. Sige, saksakan niyo. Aring, ako ang natuso. Ako! Binito! Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit parang hinahabol ka ng mamamatay tao? Ay, naku, Tita Bibang. Naloko na. Naloko na. Anong sinasabi mong naloko na, ha, Darwina? Ano? Wala na. Baka maabsulto na si Aling Punyang sa isinampan naming demanda sa kanya. Ha? Ay, bakit naman naabsulto? Anong nangyari? Tita Bibang, hindi ba hindi na sumipot si Aling Punyang noong huling hearing natin? Oo, malaking puntos natin yon dahil lumalabas na talagang guilty siya. Hindi, Tita Bibang. Ang sabi ng abogado niya, kaya pala wala si Aling Punyang sa araw na yon dahil check up niya sa mental hospital. Ano? Ay nako, alibay lang nila yon. Hindi totoo yon. Kailangan may maipakita siyang medical certificate. Meron, Tita Bibang. May ipinakita sila sa korte na medical certificate na nagpapatunay
na totoong may problema siya sa pag-iisip. Ano? Patay! Bayaw, nasan si Punyang? Bakit wala dito sa loob ng bahay? Eh, Kwen, hindi ko rin napansin, bayaw. Eh, naku, kailangang mabantayan siya. Dahil sabi ng doktor niya, ha, may posibilidad daw na manakit siya ng mga tao. Doktor, anong doktor yan, bayaw? Eh, naku, bayaw, masyado ka kasing busy. Kaya hindi ko na nasabi sa'yo na dinala ko ang kapatid ko sa mental hospital. Ano? At pina-check up ko. At kumpirmado na may sakit nga siya sa pag-iisip. Kaya nagawa niya ang ganon. Eh, ang ibig mong sabihin, bayaw eh, baliw si Punyag. Huwag mong masyadong ilagas ang boses mo, bayaw. Kailangang maitago muna natin ang tunay na kalagayan ni Punyag. Eh, bayaw, malaking kahihiyan natin yan. Kung malalaman ng mga kabarangay natin ang kalagayan niya. Oo nga, kaya kinausap ko yung doktor niya na bilisan ang pagpapagaling sa kanya. Bayaw, kinakabahan ako. Eh, bakit ka naman kinakabahan, bayaw? Baka habang natutulog ako papatay niya ako. O kaya puputulan niya ako ng are. Eh, talagang posibleng mangyari yan, bayaw. Ha? Kaya mag-ingat ka. Bantayan mo lagi ang mga kilos niya. Eh, may inireseta ang doktor para sa kanya. Ikaw na ang magpainom sa kanya. Ako, bayaw. Naka, baka bigla niya akong dakmain at batayan. Natatakot ako, bayaw. Eh, huwag kang mag-alala, bayaw. Kinausap ko na sila, Benito at Ambrin. Natutulungan kanilang magbantay kay Punyang. Kuya, hindi mo ba napansin na lumabas ng bahay si Karyong? Eh, hindi naman. Eh, bakit? Wala ba doon sa kwarto ninyo? Baka nandoon. Pero hindi mo lang napansin. Eh, tignan mo ka kung nandoon. Wala nga, kuya eh. Papangaralan ko sana siya ng salita ng Diyos. Nasasabihan na kayo kasing dalawa ng demonyo. Ha? Eh, ano ba yung hawak mo, Punyang? Mananaaklat ito, kuya. Salita ng Diyos. Makinig ka, kuya. At babasahan kita ng isang versikulo sa Biblia na ito. Huwag kang aalis dahil magagalit sa iyo ang Diyos. Saan nga ba yung versikulo na yun? Nako, talagang baliw na itong kapatid ko. Sabi niya, Biblia ang hawak niya. Eh, diksyonaryo naman ang hawak niya. Eh, baliw na talaga siya. Ito kuya, makinig ka. Ayon sa batas, sa ilalim ng Artikulo 344 ng Revised Penal Code, ang kaso para sa adultery o concubinage ay nagsisimula sa pagsasampa ng reklamo ng naagrabyadong asawa. Ngunit hindi siya papayagang magsampa ng kaso kung pumayag siyang makipagrelasyon sa iba ang kanyang asawa. O napatawad niya ito. Batay sa iyong mga salita. Ayan, naintindihan mo kuya. Punyang, diksyonaryo yung hawak mo eh, hindi Biblia yan. Naku kuya, huwag mong sabihin ang kanyan. Respetuin mo naman ang banal na aklat na ito. Ito ang salita ng Diyos. Patay, ano kaya ang nangyayari sa kapatid ko? Nababaliw ba siya? O sinasabihan? Ano?
Nasisiraan na ba ng bait si Aling Punyang? Mga giliw naming tagapaginig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Oposisyon sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!